In due time, hintayin ninyo. Hintayin lang ninyo. Lalabas at lalabas na yung tao na hindi na makapagtiis. Sukang-suka na sa ginagawa nila, na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time. May pinasabok o may sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na... Grabe naman to si ano. May pinasabog talaga. Ikaw talaga, Jade, ah. Nabanggit ka, na-monitor natin si Speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon sa na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating Pangulong Duterte. Po, pwede ba ninyong maidetalye po ito ulit dito sa ating programa, Senator? Well, as I've said, yung aking very reliable information, nagsasabi na itong apat na kasama ko, ha, klaruhin ko, itong apat na kasama ko na imbisigan ng SEC, dalawa sa kanila ang kinausap, ang isa hindi pa personal na kausap dahil mayroong go-between na pinapakausap sa kanya, at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang actual na kausap ay dalawa lang. Dalawa ang actual na kausap. At yun nga, klaro, during all those separate instances, doon nga, inamin naman nila. Doon sa bahay. Sa bahay ni Speaker Nograle, Speaker Romualdez. Andoon si Speaker Romualdez. Sino nandun? Nandun, kinakausap daw. Ha? At may isang general na sinabing, bumaligtad ka, ituro mo si Duterte, ikaw ay magiging next PNP chief. Sino nandun? Si Speaker. Oh. Di ba? Anong sinabi ko? Sinabi ko to sa inyo noon eh. Yan talaga nagpapatakbo. Walang iba kundi si Romualdez. Ng gobyernong ito. Tama mali. Kasi diyan nga nagagalit sa amin yung ibang vlogger. Nagagalit sa amin yung ibang vlogger kasi hindi daw namin binabanatan si Lisa Marcos. Binabanatan namin yun kung kailangan. Pag may ginawang kapalpakan, binabanatan namin yun. Pero yung lahat na lang ng issue sa lipunan, kasalanan ni Lisa Tanas, eh putang ina, katarantaduhan yun. Hindi dapat ganun. Kasi ako, naniniwala ako, personally, yung pamilya nila, si Marcos, si Lisa Marcos, ang trip lang niya mag-party. Champagne, have fun, let's have party here in Malacañang, socialite yung mga yan eh. Yun lang ang trip nila. At kung ano man yung mga ginagawa pa nila, ha? Hindi, totoo. Pero alam nyo kung sino talaga ang gumagalaw, gumagapang. Personally, alam ko. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Personally. Sigurado ako ang gumagapang yan personally si Romualdez. Sino nagsabi? Ako ba? Si Bato. Sino yung naandon? ICC usapan dito ha. ICC ang usapan dito. Kasi yung mga bulag na putang ina mga panatiko ni Maharlika, nililihis yung usapan eh. Alam nyo kung bakit? Ito, kikwento ko sa inyo. Kasi, isisisi nila na isisisi kay Lisa Marcos at saka kay Marcos. Eh, after 6 years, wala na yan eh. After 6 years, wala na yan. Hindi na makaka-extend dyan. Maniwala kayo sa kahit anong pagbalibalik na rin mo mundo, hindi makaka-extend dyan. Bakit? Alam nyo kung bakit? Kasi sakim yung mga nasa baba. Hindi nila papayagan na mag-extend dahil sila ang gusto nilang pumalit. Power yan eh. Agawan, ibahin ninyo yung katulad nung kay Marcos Sr. Si Marcos Sr. matikas. Si Marcos Sr. magaling. Si Marcos Sr. malakas. Ibang-iba tong anak. Hindi makakapasa tong anak. Kaya nga kung lalaliman yung utak at pag-uunawa ninyo, tapos na tong anak. After 6 years, tapos na yan si Lisa Marcos at si BBM. Tapos na yan.
Kaya nga ang dumidiskarte ngayon, walang iba kundi to si Romualdez. Remember, Romualdez is a political ano yan? Political master yan. Paano ko nasabi? Tanungin niyo, alam mo kung bakit? Tanungin niyo ako, bakit ko nasabi? Paano mo naman nasabi na political master si Romualdez? Sino ang campaign manager ni VP Sara Duterte? Sagot! Si Romualdez. Hindi niyo ba alam yun? Kung naniniwala ka matalino si VP Sara Duterte and he would hire and get Speaker Romualdez as campaign manager, ibig sabihin, magaling yun. Nagigets nyo? Ibig sabihin, siya ang pumipihit sa gobyerno natin ngayon. E bakit yung mga ilintik na mga nasa ibang vlogger ang sinisisi yung asawa? Number one, baka tanga lang sila talaga mag-analyze. Hindi nila naunawaan na wala na mangyayari after 6 years doon sa mag-asawa. Wala na yan. Putsa. Maniwala kayo sa... Oh, ipapuputol ko mahaba kung ano. Wala na yan after 6 years. Ang gagalaw dyan, si Romualdez. Bakit? Ngayon pa lang, gumagalaw na siya. Ito ah. How come, according to Bato, you will promise PNP chip sa isang tao kung wala kang command? Mantakin mo? Ipangangako sa'yo ni Romualdez? Sabi ni Bato, hindi ako. Okay? Sabi ni Bato, ipapangako sa'yo PNP chip? Ikaw ang presidente? Ikaw pa ang presidente? Oh, sabi nga ni ano sa grupo ni Romualdez, sinasabi na ko noon na mag-video kay Sara. Oh, yun. Oh. Tama yan. Oh. Kaya nga, sana, maging matalino naman tayo sa pag-analyze ng mga issue sa lipunan. Huwag tayong tatanga-tanga. Ang problema ko kasi, doon sa ibang mga vlogger, personal interest, personal vengeance ang ginagawa. Hindi nag-iisip. Tapos, yung mga amuyong niya, for the views. Kaya kinakampihan siya. Eh, yung nasa ibabaw, yung taga-Amerika, personal vengeance lang. Kaya tuloy, yung analysisyon, palpak, sabit, pantanga. Kesa na nalilihis tayo kila Romualdez na yan ang tunay na kalaban ngayon, gusto ninyo mag-concentrate tayo doon sa champagne? Tanginang yan. Anong katarantaduhan yan? Hindi magbabago ekonomiya ng Pilipinas dahil dyan sa champagne. Nagigits nyo ba? O tanga-tangahan pa rin kayo? Eto, mantakin mo ha, sabi ni Bato. Nasa bahay sila ni Romualdez. May kasama pa siya. Sino? Pasok. Sa pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman Saldico. Congressman Saldico. At saka si General De Leon at si De Leon ng NICA at si Trillanes. Nandoon sila, silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasamahan ko. Sino daw? Romualdez. Sino pa? Saldico. Sino pa? Trillanes. Hindi ako ha, ang nagsabi niyan. Hindi ako ang nagsabi niyan. Si Senator Bato. Tanungin ko kayo, kanino kayo maniniwala? Doon sa vlogger na putang inang daldal lang ng daldal na walang alam, wala sa gobyerno? O dito kay Senator Bato? Kayo mag-isip, kung may isip kayo, putang ina. Isipin nyo na maigi. Isipin nyo na maigi kung may utak kayo. Magkasabuat pala sila, sabi nito isa. Di ba? O ngayon. Ngayon, tanong.
Ako pa daw ang bayaran. Tama, mali. Tanungin ko kayo, sino nandyan sa bahay nila? Romualdez, Zaldico, Trillanes. Sila ang nangako daw, di umano, according to ba to ha, according to ba to, nangako na gagawin kang PNP chief, bumaligtad ka lang sa ICC, para sa ICC, kalabanin mo Duterte. Tama, mali. Yung tatlo na yon. Ako daw ang bayaran. Sino nagdemanda sa akin? Sagot! Sino? Kasi sabi na iba, wala daw kinalaman si Trillanes. Si Zaldico, si Trillanes. At di ba informasyon na sinasabi ko sa inyo na ang nag-utos ay si Romualdez? Sa Mendang, maraming salamat. You know why? Kasi alam nilang tinatamaan sila pag akong bumanat. Sa pool sila eh. Bakit hindi sila pinapatulan? Yung ibang mga bobong vlogger. Kasi hindi sila nasasaktan. Bakit? Walang katotohanan doon sa sinasabi nila. Ay, tangina, chismoso lang to tsaka chismosa. Chismoso lang ito tsaka chismosa. Kaya nagigets nyo ba? Ayan o, ang linaw o. Ang linaw. Di ba lagi ko na sinasabi sa inyo yan? Ako, Bicol party list number one. Date yan sa party list eh. Dami nilang pera. Ay, naku, sinabi mo. Gusto mo ng kwento? Ikikwento ko na ngayon. Kasi perfect ito eh. Huwag na natin paabutin ng 3,000. Perfect ito. Hindi ko sasabihin kung sino ha. Wala akong babanggitin pangalan. Doon sa kaso ko kay Zaldico. Kinasuhan ako ni Zaldico, di ba? Alam niyo yun. Ang lahat na naandun, issue about Romualdez and Zaldico. Lahat ng title na naandun, na kinote nila sa demanda nila sa akin, it's about Romualdez and Zaldico. Noong una, sinabi ko na sa inyo na merong gustong tumulong sa akin at nalaman ko na kaya ako daw dinamanda, di umano, allegedly, ay dahil daw inutos ni Speaker. Sabi sa akin. Kinuwento lang sa akin. Hindi ako masyado naniniwala. Sabi ko, baka naman dito to yan. Lo and behold. Hindi, totoo. Ito lang araw na to. May kumausap sa akin. Hindi ko nalang sasabihin ko sino. Pero mataas ang posisyon nito sa gobyerno. Sabi sa akin, uy, gusto mo ba maayos yung kaso mo kaya, no? Kay Zaldico? Sabi ko, kung ano naman, kung mapapatawad niya yung mga banat ko sa kanya at hindi na siya masasaktan, di okay. Gusto niya magkita pa kami. Pero hindi ako titigil, sabi ko. Ay, hindi ako titigil. Kasi sabi, ano eh, tigilan mo na si ano, si Speaker. Kalimutan mo na yung kaso. Yun ang sabi sa akin. Tigilan ko na si Speaker. Tapos na yung kaso. At lipat na daw ako sa kampo nila. Oh. Walang biro ito. Hindi to. Ito, official to. Malaking, mataas na official to. Official, tanga. Si Lisa, official ba yan? Ihirit pa isa. Sino yan? Si Lisa? Official ba si Lisa? Tanga ka ba? Kailan pa naging official si Lisa? Bobo mo rin, ano? Ganun literal. Binubusalan ako.
Sabi ko, pasensya ka na si... Ay, muntik ako na masabi. Sorry, muntik na, madulas. Narinig nyo ba? Narinig mo ba, Jay? Sorry, ah. Hindi ako nang nasabi yun, ah. Hindi, sabi ko talaga, pasensya na kayo. But I will not stop. I'm sorry. Hindi ko gagawin yun. Hindi ako unang-una titigil sa inyo at higit sa lahat, hindi ako lilipat sa inyo. I heard it. Sino yun? Sabi ko talaga, sorry, hindi ako ano. Tuloy na lang natin yung kaso. Tuloy na lang. Anong klaseng kasunduan yan? Gusto niyo tumahimik ako? Ano to? Wala tayong freedom of speech? Hindi ako papayag. Yun lang kasimple yun. Tapos sasabi, eto ah, I have the chance to even demand. Walang biro. I have the right to demand. If I want money, puta maliit ang 1,000,000 kada buwan sa akin dyan. Walang biro. Kung magde-demand ako. Pero hindi, sorry. Ay, yung mga nagsasabing bayaran ng banateros, putanginan nyo. Kung alam nyo lang, babangga kami sa mga mabibigat, lalong-lalo na dito sa K-Speaker. Babangga kami sa mga general. PNP chief. PNP chief, binabanata namin. Tapos gusto nyo sasabihin nyo, bayaran ng banateros. Oh, tanungin ko kayo. Ito, simpleng tanong sa mga may utak at mayroong kukoting natitira sa kanilang gilid-gilid ng utak, ng ulo. Tingnan nyo yung ibang vlogger na nagsasabing bayaran daw kami. Sino binabanata nila? Si Marcos lang at si First Lady. Na alam nilang hindi magdedemanda sa kanila. Hindi, alam mo naman sigurado yun. Presidente yan, hindi nagdedemanda ang presidente. At siguradong medyo tatawanan sila ng korte. Pag ang presidente nagdemanda sa'yo, tatawanan ka ng korte. Medyo nung panahon lang ni Cory yan nangyari. Diba? Tama mali. Albert Duria, salamat po. Bakit yun lang binabanata nila? Bakit hindi nila mabanata yung mga katulad ni Torre? Oh. Lagi kami nasa Dabao, binabanata namin yan. Hawak niya ang Dabao, binabanata namin yan. Si Marantang, hawak niya ang Dabao City, bumabanat kami dyan. Pero lagi kami naandyan. Tama, mali. PNP Chief Marvel, hawak ang buong Pilipinas. Binabanata namin yan. Tapos sasabihin nyo, kami ang bayaran.